Hello guys. Product review muli tayo, no? Sa mga napapansin ko kasi sa mga enthusiasts, nagpapalit sila ng side mirror, no? Ng F1 design side mirrors. So, na-curious lang ako, and this video ipapakita ko sa inyo yung comparison, no, between the two. And para ma-find out din natin kung bakit sila nagpapalit ng ganitong side mirror. And this side mirror actually is copy lang, no? So, at first glance, makikita ninyo sa picture na to, yung size na lang, no? Definitely, yung viewing ninyo bawas na by 50 to 60%. So, bakit nga ba nilalagay ito? Let's find out. So, physical appearance, no? Kung makikita ninyo, bawas na agad. So, minus 1 point na kagad yan dun sa F1. And kapag nag-acquire ka nito or bumili ka nito, normally yung base plate hindi kasama, eh. But some sellers, nakikita ko, kasama na yung base plate. So, itong base plate na to, once na dumating sa'yo, ikaw ang magbubutas niyan. Ikaw ang maghahanap ng optimum angle na suitable for your viewing, no? Pag nandun ka sa driver's side. And sa akin, ang ginawa ko, of course, binutas ko siya carefully. And I have this side mirror since last year pa. Hindi ko lang nabibigyan ng time ikabit since wala ako ng base plate. So, nakakahanap na ako ng base plate, and then titignan natin ngayon kung anong effect sa sasakyan natin. So, once na mabutas mo na yung base plate, specific yan for our models. For example, sa akin, D-Max 2013, yung base plate niyan, may abang na screw holes yan. So all you have to do is drill a mounting position for the metal base dun sa plastic base plate. So nung nilagay ko siya, actually kung makikita ninyo, maganda. Ang ganda ng kinalabasan. It's a true carbon fiber, no? And by the way, this is just a copy. And the original ones, I think, sobrang mahal. Kaya yun, naikabit ko na siya, nagandahan ako, and may sticker yan, actually hindi ko na nilagay. Nanalitan ako nung nilagay ko siya. So, let's give it a couple of weeks. Kung hindi ako masanay, or if masanay ako, I'll just leave it there, no? Pero kung hindi talaga ako masanay at hinahanap ko yung malaking viewing nung side mirror, ibabalik ko rin yung stock natin. So, isa pa, napansin ko dito, yung finish ng mirror is blue. And sa rear view mirror ko, similar siya doon sa mirror na yun. And kapag may naka-high beam sa likod mo, yung glare hindi ganun nakakasilaw kasi para siyang tinted. So, the effects will be the same. Kung may naka-high beam sa likod mo, hindi ka ganun kasilaw. So that's plus one dun sa F1 design side mirror natin, ano. So ito yung finished product niya. Bit ko na both. Maganda ang itsura. So if habol ninyo is maganda or magandang design ng output doon sa sasakyan ninyo, the looks will give you a plus doon sa looks, no? But for the function, it's a minus compared doon sa OEM. Kasi yung viewing mo was less than to 50 to 60%. So, yan yung conclusion ko sa mga ganyang klaseng side mirror. But of course, yung iba naman kasi, like yung mga sedans, maliliit talaga yung side mirrors na OEM nila, no? So hindi ganun ka yung adjustment, hindi ganun kalaki compared sa mga SUVs
sa mga pickup na malalaki ang side mirror. And of course, I believe kaya bakit sinasalpak ito for mga enthusiasts, especially dun sa mga kumakarera, is for the aerodynamics na rin kasi it's F1 design niya. So ginagamit siya sa mga F1 racers, no, ganyan yung mga sizes and shape nung side mirrors nila for the aerodynamic purposes. So ayan yung conclusion ko dyan. So function wise, don't think about na magkabit ng ganito if marireduce yung viewing ninyo. But if yung habol ninyo is aerodynamic for sa mga kumakarera or plus para dun sa itsura niya, definitely maganda siya kapag tinignan, no? So, lalo na kaya sa mga enthusiasts, naglalagay sila ng mga ganito. So nilagay ko lang din siya, no, kasi since I have it here, last year pa, and kesa hindi ko na maikabit, sayang naman, no? And effects sa D-Max natin kapag nilagay mo yan. So function wise, bawas talaga. So when you are planning to install one, pag-isipan maigi, no? Na dahil para hindi masayang yung pera, no? Pag maglalagay kayo niyan, think twice. So there you go, guys. So one input lang yan para sa mga gusto mo nagbabalak magkabit. Ayan yung mga sisilipin ninyo para makapag-decide kayo kung go or no go. And for me, hintayin ko lang a couple of weeks kung masanay tayo or not. And then let's decide if lagay na lang natin siya or ibalik ang OEM. So there you have it, guys. Please subscribe. Bye.